Isang linggo na ang nakalipas mula ng hagupitin ng bagyong Rolly ang Bicolandia. Marami sa kanila ang nawala ng tahanan, nawala ng pangkabuhayan, at maging ang ating paboritong pasyalan ay nalubog din sa baha. Kasama na rin ang kanilang mga alagang hayop. Kaya naman patuloy po natin silang ipagdasal na malagpasan ang pagsubok na pinagdadaanan nila ngayon. Ngunit ang sabi nga, there's always rainbow after the rain. Narito po ang Pasig LGU upang magbigay ng tulong sa inyo. Welcome back to my channel. It's been a while, the last time na nagkaroon po tayo ng vlog dahil medyo naging busy nga po tayo sa online class at sa ating personal life. Anyway, mga TVnatics, nag-audition po ako sa PBB and if ever I make it, sana po ay supportahan niyo po ako hanggang dulo. Wow, PBB! Wow, PBB! Anyway, for our today's video ay narito na nga po muli ang pinakabagong balita dito po sa Pasig City na tatawagin po nating pagtulong ng Pasigueño sa mga Bicolano. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Itong nakaraang araw nga po ay nagkaroon ng emergency meeting si Mayor Vico Soto together with City Administrator na si Attorney Jeron Manzanero at ang DRRMO Chief na si Sir Brian Tuong and the members of Pasig City DRRM Council for the approval of PCDRRMC Resolution Number extending financial assistance to the affected provinces of Bicol Region, particularly in the provinces of Albay, Catanduanes, and Camarines Sur. In addition, relief goods was also approved to be donated to the province of Catanduanes. Kaya naman po, mabuhay ang Pasigueño sa pagtulong po natin sa ating mga kababayan sa Bicolandia. Kasama din natin dito, anak po ni Governor Tua, na si Ma'am Elin Tua Kef, na nandito po ngayon sa Red Training Center at unit po si Mayor Vico para po sa mga food packs na papadala po sa Kabanduan. So we're very lucky na si Ma'am Elin po ay nagpadala ng similar truck para yun po yung mag-transport na. Kami kay Mayor Vito Soto sa lahat ng donations para sa Catanduanes. 10,000 food packs at saka 2 million pesos ang idudonate niya po sa lalawigan ng Catanduanes. Magpapasalamat po kami in behalf of Governor Joseph Cua at sa lahat po ng mga taga-Catanduanes. At para po sa mga gusto pang tumulong sa Catanduanes, pwede po kayo magpadala through Handbook Foundation. We have free logistics po going to Catanduanes. At masisiguro po namin na makakarating ng maayos sa inyong mga donasyon. Thank you.
At para malaman nga po natin kung ano-ano ba ang nilalaman ng mga food packs na idodonate natin sa Catanduanes, narito panoorin po natin ang mensahe ng Pasig City DRRMO Chief na si Sir Brian Tuong. Let's all watch this. So, dito tayo ngayon sa Red Training Center at dito yung repacking area para sa mga ready goods. So, i-unpack natin yung ready goods ito. So, mismo yung gadgetry sa Catanduan para sa mga nasa rantaan ng typhoon doon, super typhoon doon. So, silipin natin yung laman. So, meron tayong dalawang cup noodles. So, dalawang kapudos, anim na bilata, the same time, meron tayong face mask para sa ano, para sa mga makakakuha ng food box sa to. At siyempre, meron po tayong 3 kilong bigas, kada pack. So yun, yun yung summary ng laman po ng ating food pack. 3 kilong bigas, 6 na dalata, at 2 cup noodles. Siyempre yung face mask. So, ito po yung papadala natin sa Catanduanes. Maybe this week we're just coordinating with Governor Bua and also the NDRMC headed by Jose Calan. So, ito na yung papadala natin. It's a 10,000 food box na ikakarton natin. So, yun po yung ano, yun po yung gagawin natin. At hindi lang yan, maging ang ating Mayor Vico Soto ay tumulong din po sa pagbubuhat ng mga relief goods na ibibigay po natin sa ating mga kababayan sa Catanduanes. At alam niyo ba mga TV natics, nitong nakaraang araw din ay nag-trending lang naman ulit si Mayor Vico sa Twitter. At ito po yun. Hindi lang siya, maging po ang Pasig City ay nag-trending din dahil siguro sa magagandang ginagawa ni Mayor Vico dito po sa Pasig City. At ngayon naman, babasahin natin yung ilan sa mga positive comments, feedbacks na ikinomen po ng ating mga Pasigenyo sa Facebook at sa Twitter. So, sisimulan po natin dito kay Mayet Santos. Ang sabi niya, napakabuti mong tao. Sana dumami pa ang katulad mo, Mayor Vico Soto. Saludo ako sa lahat ng ginagawa mo. Stay safe, good health, and God bless. Ayan. O sa Facebook po ulit, ang sabi po ni Mr. Danilo Gross Peligaspi, you are the great good Samaritan, Mayor Vico. Thank you so much for non-stop helping people. Mabuhay po kayo and God always take care of your health. God bless. Ayan. Ang sabi din naman po ni Mary Ann Edusma Maputol sa Facebook din po ito. Super believe na talaga kami sa iyo, Mayor Vico Soto. Kaya pala wala ka sa birthday ni Tali dahil busy ka dyan, hehe. We love you, MBS. Ayan. Ang sabi din naman po ni Ronnie Agualio, thank you, Mayor namin ng Pasig sa pagsuporto sa Kabikulan. Sabi naman ni Carol Bado, tunay na may malasakit kahit nasa malayong lugar, ibabato ang tunay na pagmamahal sa sambayanan. Maraming salamat, Mayor Vico. Patuloy kang pagpalain at ibuhos ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Aba, talaga pa naman. Oh, sabi din ni Rachel Boqueo, maraming salamat po. Sana po makarating din po ang mga yan po sa barangay namin sa isla ng San Miguel, Tabaco City, kung saan po hanggang ngayon wala pong ayudang natatanggap ang mga kababayan ko po, Mayor. So ayan, ang sabi din naman po ni Angelina Manyo, hindi lang naman si Mayor Vico, maski rin naman yung mga naunang naging mayor ng Pasig, marami na rin hinatidan ng tulong sa iba't ibang lugar, lalo pat alam naman natin na nangangailangan ng tulong. Kaya nga maraming nagpapasalamat at humahanga sa pamahalaan ng Pasig dahil maraming
marami silang nagagawang tulong. Sana po ay marami pa pong blessing ang dumating sa mga Pasigueño at sa mga mayor natin. Ngayon, salamat po. Stay safe po, Mayor, and take care. Ayan. So, ayan po yung ang mga positive comments ng ating mga Pasigueño dito po sa Facebook. Ngayon, pumunta naman po tayo dun sa Twitter. Ang sabi po ni Attorney Mars, ayan, dahil nag-post din po ako sa Twitter lately. So, eto po ang sabi niya, wow, kudos to Mayor Vico's parents for doing an excellent job of raising an exceptional son. Talaga nga naman, kung mababasa po ito siguro ni Tita Connie Reyes, Tita, Alita, at ni Bossing Vic, so siguro matutuwa po siya sa mga magagandang sinasabi po ng mga Pasigueño o ng ibang mga non-Pasig residents kay Mayor Vico Soto. O, ang sabi din naman po ni at Jane Parocha, from the people of Pasig, sobrang proud kami sa inyo, Mayor Vico Soto and the teams. Our labors are not in vain talaga. So, ayan po ang ilan sa mga positive comments ng ating mga Pasigueño. So, ang sabi din naman po ni Serenity underscore Mina. O, ang kanyang name po sa Twitter ay @Mina_Serenity. When people around him take the risk to capture his photo, even they know he won't like it. They took the risk and let it be known that no matter what position you're in, you can always help. Hashtag spread kindness, hashtag help by all means, hashtag proud Pasigueña, hashtag lead by example. So siguro kung ako yung isa sa mga magulang ni Mayor Vico Soto or kaya isa ako sa mga kapatid niya, kung mababasa ko yung mga positive feedbacks na ganito, talaga na namang nakakatuwa. Pero lagi po nating tandaan sa isa sa mga quote ni Mayor Vico, and ito po yun, ang sabi po niya, diba, lagi po nating tandaan na wala tayong utang na loob sa kanila, particularly po sa mga politiko, dahil pera po ng taong bayan ang ginagastos ng mga politiko sa pagtulong nila sa atin. Kaya naman, ang sabi ni Mayor Vico ay mag-aral lamang po tayong mabuti, at yun na ay isa ng malaking investment po ng Pasigueño sa bawat isa sa atin. So, lagi po natin tandaan yun, na na-appreciate naman daw po niya kapag may nagpapasalamat sa kanya sa mga ginagawa niyang pagtulong sa Pasig. Pero ang sabi niya ay mag-aral na lamang daw po tayo ng mabuti, o yung mga mag-aaral, mag-aral po kayong mabuti, dahil isa na po yung malaking investment ng Pasig City para po sa inyo. So, basta yung mga tulong po na ginagawa nila ay ipagpasalamat din po natin sa mga bumubuo po ng buong City Council, dahil sila din naman po ang gumawa niyan upang mabigyan po tayo lahat ng tulong. At ipanalangin po natin ngayon ang ating mga kapatid, mga kababayan po sa Bicolandia, kung ano man po ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, ay ipagdasal po natin sila na malagpasan po nila ang mga pagsubok na ito, dahil naniniwala tayo that everything happens for a reason. At nandyan lang po ang ating Panginoong Jesus, hinding-hindi niya po tayo pababayaan at lagi po niya tayong gagabayan. Muli kayo po ay nakatutok sa nag-iisang SPED teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!